what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. This happened back in 2017 when my college friend Monique came back from the US. And kung iisipin mo, pagka may umuwi kang OFW na friend, it is equivalent to birthdays, to binyags, to weddings. It is like an occasion na pwede mong bigay yung sarili mo ng excuse to parang lose and have fun with your friends. And magkita-kita kayo to catch up. We book a room sa Tagaytay and ako yung designated driver ng group namin at that time. So, buti na lang, I was able to borrow yung family car namin. So, ako yung taya muna at that time to parang drive for my friends. And, ayun, that was just the backstory na kailangan nyo para for you to have context sa mga stories na sasabihin ko. Make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Since ako yung driver namin and I live sa Las Piñas and yung pupuntahan namin is sa Tagaytay, so yung pinaka-logical na meet-up point namin ng mga friends ko is sa Alabang just before SLEX. At this time, I was just starting out sa photography and filmmaking ko. So every time talaga na may oras ako na pwede kong isingit yon to shoot, to practice, talaga ang isisingit ko. So parang at that day, dun sa day na pupunta na kami ng Tagaytay, siningit ko muna yung pag-shoot ko with my friend Kevin. And si Kevin, her friend Kevin in the vlog. So, malamang yung nakita niyo na siya sa older videos ko. So yun, siningit ko yung pag-shoot muna. So parang 10 a.m. kita na kami ni Kevin para lang just to practice the shoot. And then by 12 noon, yun na, tsaka na kami umalis ng mga friends ko from Alabang going to Tagaytay. Just before we check in dun sa room namin sa Tagaytay, naglunch muna kami sa Santa Rosa and have a few groceries para naman meron kaming makakain snacks during our stay. Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me even though we just met. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Pulse beating, my heart is pacing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. So pag check-in namin doon, wala naman ako masyadong na-shoot cause it was a staycation. So wala akong masyado talagang gagawin doon but to chill. Pero buti na lang yung room namin has this great overlooking view nung Taal. So ang dami namin nakuha magandang photos from that. By night, we had a dinner sa Leslie's and before kami makarating doon, nahanap ko yung driver's license ko hindi ko siya makita. So parang sobrang kabado ako na pag nahuli kami ng pagpunta namin dun sa room namin to Leslie's, pag nahuli kami, lagot ako kasi hindi ko makita yung driver's license. And yun, buti na lang hindi kami nahuli. And pagdating namin dun sa Leslie's, yun na, umorder agad kami ng Bula Lord. Siyempre parang mix yun parang combo agad yun yung malamig na klima dun sa Tagaytay plus yung mainit na Bula Lord. It's just the perfect pair. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. After namin mag-dinner, I took goofy photos of us, which is memorable. So sobrang masaya kami nung time na yon. And buti na lang itong camera ko, yung G7X, sobrang okay niya during low light condition. So yun, I was able to took great photos nung panahon na yon. And there was a time pa nga na, so yung ginawa ko, sinet ko yung timer nung camera ko at the longest possible time.
and yung longest possible niyang bago mag-shoot is at 10 seconds. So yun, so ginawa ko, tinimer ko na siya 10 seconds and dapat maka-akit ako kasama dun sa mga friends ko para kasama ako sa frame. And pag makikita nyo dun sa photo na yun, I was running and I'm in blur. So yun, it was just fun trying to get that photo na mahirap. But it was fun. So nung pauwi na kami, nung pabalik na kami sa room namin, dun sa car nakita ko yung driver's license ko. So chill na ako pabalik and kinabukasan, yun na, was just chill. Pero yun, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na we overbooked a room, so... So this one, room 2337. Talagang two rooms yung binook namin kasi supposed to be nasa 12 ata kami or 13. Kaya lang, parang ang daming nag-cancel. So yun, parang sayang, overbook kami ng room. But still, it was a fun event, it's a fun occasion, so... Wala na, parang binaliwala na lang namin yun. Nasayang naman eh. Looking back, I never thought na yun na yung second to the last time na sasama si Brian during our outings. The last time will be in this video. But this story is for another video. Wala lang, it's just parang I wish or I hope na sasama mo siya sa mga next na lakad namin. Because I mean, like, he was still part of yung sa college group namin. And yung pinaka-memorable sa akin, probably na story from that outing is when I was driving, so, Tagaytay, diba? Elevated yon. So, nag-drive ako, and meron akong pickup truck sa unahan, and meron siyang cement mixer na naka-attach sa likod niya. And sinabi ko dun sa mga friends ko, because I have this parang wild brain na kung ano nang iisip na pag nangyari to, ito gagawin ko. So, anong nangyari nun, sinabi ko sa mga friends ko na pag yung cement mixer na yan na-detach dun sa truck and since elevated nga yun, babagsak siya sa amin kasi sa likod ako. Iiwasan kaya magsiswerve ako. And true enough, kung sinabi ko yun, after a few seconds, siguro mga 10 seconds, na parang nag-jerk yung car sa unahan namin and yung pala parang na-detach na talaga yung cement mixer dun sa likod niya. So it was funny and parang nakakatakot na the fuck biglang nagkatotoo ay nangyari yung mga sinabi ko. Alright, that's it. See you in the next weekend. Roy! Hello! Nakikita mo ba ako? Ayun, teka lang. Lasan ko lang yung volume ko. Kailangan ko lang ng... Ha? Ikaw lang yung gising eh. Ikaw lang yung gising. Sige na, saglit lang to. Yun. Diba after kong sabihin dun sa nagde-drive ako papuntang Tagaytay, elevated yung Tagaytay. Meron tayong truck sa unahan na may cement mixer sa likod. Tapos after mga 10 seconds nung sinabi ko na pag yung mixer niya malalaglag, iiwasan ko yung babagsak sa ating cement mixer. Sabihin mo lang totoo na nangyari yun. Ha? Nasa harap niya. Ay, nasa taas yung PC2. So, totoo yun. Sige, yun lang. Sige, bye-bye. Salamat. Alam ko anong meron. Kung magawa ko anong ingat. Bye-bye. Yeah.